kaya umiyak si baby? Kasi sir, nagugutom na siya. Bakit? Wala na ba siyang gatas? Wala na po, sir. Hindi kayo, ano? Hindi kayo iniwanan ni mama nyo ng, ano? Ng pambili ng gatas? Wala po, sir. Ate, ano pong pangalan niyo, ate? Mian po, sir. Ilan taon na kayo, ate? 25 years old na po, sir. Ate, may anak ka na ba? Meron na po akong 5 anak, sir. Saan ka naman pupunta ngayon, ate? Papasok na po ako, sir. Saan ka papasok, ate? Magtatanim na po, sir, ng sibuyas. Sir, dito po kami nagtatanim ng mga sibuyas. Ito po yung mga kasama ko, sir. Dito po, sir. Wala bang ahas dito, te? Wala po, sir. Malinis po. Sir, yung mga kasama po namin. Ang dami nyo, no? Opo. Nakaw! Go! Ipag na pala nyo! At napaw! Hey, sir. Kamusta? Kamusta? Sir, kamusta, sir? Okay, magtanim. Sir, nandito din kami. Ito po sir, ma'am, yung hanap buhay po namin. Hanap kami. Tatanim po ng sibuyas. Ate Mayan, gaano kahirap ang pagtatanim nyo dito ng sibuyas? Mahirap po sir, kasi bilad po kami sa araw. Magkano naman ate ang ibinabayad sa inyo dito kada araw? 150 lang po, sir. Buong araw na yun? Opo, sir. Mahirap po, sir. Nakakapagod, pero masaya po. Para po sa mga anak ko. Para po may pangkain po kami. Yung 150 na kinikita mo dito, ate, sasapat ba yun para sa inyo? Minsan po, pinagkakasya na lang po, sir. Ate Mayan, asa na nga pala yung asawa mo? Wala po siya sir, naghahanap po siya ng trabaho. Eh bakit dito? Hindi siya umextra? Puno na po kasi kami sir. Ah. So, ganyan mo ulit. Tapos, yan. Dinidiligan pa ba ito ate ng tubig? Hindi na. Dinidiligan pa po after, ano po, 2 weeks. After 2 weeks? So bali ate, kapag nagtatrabaho kayo ni kuya, eh ang naiiwan lang yung mga bata, yung mga anak nyo. Opo sir. Ate, ano naman lang iniiwan yung pagkain para sa kanila? Kung ano-ano na lang po yung inuulam nila po. Gaya ng ano ate? Gaya po ng noodles po sir, sardinas po, tapos minsan po, bagoong na lang po. Paano yan yung mga anak mo eh walang nagbabantay ngayon? Andun po naman yung panganay ko sir. Babantay po, taga-alaga ko po sir. Mamaya pa naman po kami uwi sir. Hanggang anong oras kayo dito? Mga pag ano po, alas 4 po sir.
Eh, anong oras pa lang? Opo sir, malayo pa po sir. Ano, ilang oras pa? Alas 10 pa lang. Ate, anong pangalan mo ate? Lunami po sir. Ilan taong ka na? 10 po sir. Eh, ang hawak mong baby. Ilan taon na? 1 po sir. Ano naman pangalan niya? Anan po sir. Eh siya? Eric po sir. Ilan taon na siya? 2 po sir. No. Ikaw ate, anong pangalan mo? Julian. Ilan taon ka na? 4. Ano yung 4? 4. Ah, 4. Ikaw kuya, anong pangalan mo? Lenry po. Ilan taon ka na kuya? 8 po. No. Luna, ano yung pinakamadalas na iniiwan sa inyong pagkain ni mama mo? Noodles na lang po, sir. Luna, gaano kahirap ang buhay niyo dito? Talagang mahirap, sir, kasi iniintay na lang namin si Papa at saka si Mama, sir. Kung may dala silang pagkain, dun na lang kami kakain po, sir. Alam niyo po, madalas po kasing iwan ng mga magulang nila eh, isang pirasong noodles lang. Ayun na yung pinagkakasya-kasya ni Luna para sa kanilang limang magkakapatid. Kailangan pang antayin nila na dumating yung mga magulang nila bago uli sila makakain. At sabi nga niya na kung makakapagdala ng pagkain yung mga magulang nila. Dito po kaming natutulog, sir, na limang magkakapatid po, sir. Si papa, mama ko po, sir, dun sa kabilang papag po, sir. Magluluto na po ako, sir, ng kakainin namin. Diyan na, Ray! Bugwan mo natin. Ito po sir, kasi yung ginagamit namin sa gabi po sir, wala kaming kuryente po sir. John Ray, saan kayo kumukuha ng may inom nyo? Diyan po sir. Eh saan naman kayo naliligo? Dito po sir. Dinamihan mo ba ng tubig? Opo. Opo po. Luna, bakit mo pinapadamihan ng tubig? Para kakasya po, sir. Sa aming din. Isang tailis.
Gatas, ano? Luna, ano? Opo, sir. Ubus na ba yung ano niya? Yung gatas niya? Opo, sir. Eh, ba't hindi kayo mangutang sa tindahan? Wala po, sir. Ay, wala na po, sir. Marami na po kaming utang, sir. Ah. Gusto niya gatas. Anong gusto mo, Aden? Talaga namang epektibo ang kapitalismo sa mga mahihirap na bansa na kagaya ng Pilipinas. Tignan mo ah, out of 5 children, 3 experience hunger. O kita mo ah, talaga nga namang epektibo ang kapitalismo sa mga mahihirap na bansa na kagaya ng Pilipinas. Walang duda. Karamihan ng mga politiko sa Pilipinas ay walang pakialam kahit sila pa man ay mga tuta ng kano. Ano nga ba naman ang kanilang mapapala kung sila man ay magpakita ng ehemplo ng nasyonalismo sa kanilang mga kababayan? Na kung sila naman ay lubos na nakikinabang sa paghawak sa ating mga leeg na mga dayuhan? Ang kanilang mga bulsa ay tumataba habang ang mga ordinaryong Pilipino ay naghihirap. Mga kababayan, narinig niyo na ba ang pangalang Karen Hughes? Mga kababayan, walang isang kasagutan para masolusyunan ang kahirapan. Upang masugpo ang kahirapan, kailangan natin matukoy at matunton ang punot dulo at ugat nito. Iyong pakatandaan na tama at sapat na edukasyon ang isa sa mga armas na panlaban sa kahirapan. I will say it again, folks. Economic poverty is a system designed to feed the society of the elite. Economic poverty
is like an oil that feeds the monstrous engine of corporate capitalism. Economic poverty is not a natural condition. Wala kayong tsinelas? Wala po, sir. Ikaw, kuya? Wala kayong tsinelas? Wala po, sir. Ikaw, ate? Ang tsinelas. Oh, ang tsinelas? Bakit hindi ba kayo, Luna, ba't hindi ba kayo nabilihan ng mama mo ng tsinelas? Hindi po, sir. Ang ginagawa po nila Luna at ng mga kapatid niya, umakyat sila dito sa taas. Kasi nga mas mahangin dito sa taas kaysa dun sa baba. At saka isa pa, wala silang kuryente. Mainit doon sa loob ng bahay nila. Ah, Luna, dito kayo ano? Dito kayo madalas tumatambay. Opo, sir. Tapos dito na rin kayo naglalaro. Opo, sir. Okay. Luna, ngayon darating na Pasko, anong gusto mong matanggap na regalo para sa mga kapatid mo at para sa iyo? Sapatos ko, mama, tsaka gatas ko, mama, para sa kapatid mong bunso, mama.
Bakit gusto mo ng sapatos? Kasi ma'am, wala kaming chinelas. Wala kang chinelas? Luna, anong pangarap mo sa buhay? Teachers po. Yes. Ikaw, Julia, anong gusto mo paglaki mo? Ikaw, January! Dito po kami nakikisiar, sir. Oh, andiyan na pala si ano nyo, si mama nyo. Ayan. Nabahati ka, anak. Iyak sila ng iyak. Nabisinggan. Ayan. Ate, kamusta yung ano, trabaho mo? Ayun, sir. Maaga naman punta po. Kasi ang dami nyo, ano? Opo, sir. Ayan, ate, kasi kanina pa iyak ng iyak yung bunto mo, pati itong isa. Nag-aanap siya ng gatas. Eh, wala na kayong gatas. At sabi nga ng anak mong si Luna, hindi na rin kayo makautang dyan sa tindahan. Okay, ganito ate, aalis lang kami, pero babalik kami agad. Meron lang kami kukunin, tutuloy natin yung interview, ha? Ayan, so bali Luna, babalik kami, ha? Ayan. Ate Mary Ann, anong nararamdaman mo kapag iniiwan mo yung lima mong anak? Natatakot po ako, sir. Baka po anong mangyari sa kanila, sir. Kailangan lang po namin ano maghanap ng pangkain sa mga anak po namin, sir. So, kailangan yung maghahanap buhay talaga, po, no? Sir, kahit araw-araw na po silang naiwan, sir. Kailangan po kasi, sir. Kasi kapag hindi po kami naghanap na dalawa na maghanap, sir, na ano, wala po kaming kakainin, sir. Kaya po yun, sir. Kaya minsan araw-araw po silang naiwan, sir. Na ate, Luna, tsaka si ano, si Pogi, tsaka si Ganda. Bumalik kami dito ngayon ate, may kinuha lang kami. Punta tayo sa labas, tutuloy natin yung interview doon, ha? Tara, sama kayo sa amin. Ayan ate, ito yung sinasabi ko na ano, mayroon kaming gustong ipakita sa inyo sa labas, no? Ito. Itong mga regalong to ate, para sa inyo to, ha? Pero hindi kami ang nagbigay nito, ha? Kami lang yung nagdala, kami lang yung tagapaghatid ng mga regalo para sa pamilya ng mga nangangailangan. Kasi meron kaming mga kaibigan natin na tumutulong talaga sa mga pamilya na tapos sa buhay, no? Sila Comrade Mark, si Comrade Rhea, at yung mga donors. Sila talaga yung mga tumutulong. Ayan. So ate, ito ang gagawin natin, dadalhin natin sa bahay nyo, bubuksan natin para makita nyo kung ano dalaga. Okay, tara mga comrade, dalhin natin to para mabuksan natin sa kanila. Okay, tara. Ayan, so hari ko, mainit po dito sa loob. Ayan, ate, ito ha, unahin ko na to kasi ang pinaka nakita ko na kailangan nyo talaga dito is yung bigas, ano? Ito, kaya binila na namin kayo ng isang sako. Ayan. So, bali,
Ito na ate, yung bali yung kikitain nyo. Hindi nyo na kailangan yung pang muna bumili ng bigas, ano? Meron na kayong bigas. Tapos ito, ito pa. Siyempre, ito rin, bumili rin kami ate ng ano, ng yan, isang kaong dilata ate ha, para sa inyo. Yan, halo-halo na yan ate. Para sila, ayun, tuwan-tuwa si, ano, si kuya. Kasi ang kinain lang talaga nila, madalas silang kinakain eh, noodles. Ayan. Ito bali ate, hindi pa to ha, bubukas pa tayo. Ito pa ate, ha? Ito na, Luna. Yung pinapangarap mo para sa kapatid mo, ano? Anong sabi mo sa kapatid mo, di ba? Katulad kanina, iyak siya ng iyak. Iyak po ng iyak kanina yung dalawa niyang kapatid. Kasi nga po, nagugutom. At nung pinapakain naman ni Luna ng noodles, eh, ayaw naman kainin. Ang gusto talaga, gatas. So ito na, Luna. Binilan na namin ng gatas yung kapatid mo. Ayan. Tsaka, bumili na rin kami ng kape ate, para may magamit ka rin. Tsaka asukal. Ito ate, marami sa ano ate, ilalim. Ito ang talagang binili namin sa kapatid mo, Luna, yung hinihiling mo kanina na gatas. Ito, marami to. Maraming salamat, Jose. Oh, may gatas ka na, hindi ka naiiyak. Oh. Ayan, oh. Tapos ito pa ate, ha? Ayan ate, ito, may mga kape rin dito sa ilalim ko, ate. Ito, marami pa. May mga gatas pa rin, ha? Salamat, Jose. Welcome, welcome, ate. Hindi galing sa amin to, ha, sa mga ano. Sa mga may mabubuting puso talaga na tumutulong sa mga nangangailangan. Ito pa. Magbubukas pa tayo. Ito. Ito muna. Ito muna pala. Ito. Para masayaan uli yung mga bata. Ito. At dahil hangin dito. Bumili kami ng mga biskuit at tinapay, ha? Ayan, hindi na kayo iiyak. Oh, may tinapay ka. Thank you po, sir. Tapos, siyempre, ayan. Bumili rin kami ng palaman para meron kapartner yung ano. Ayan. Tapos ito pa, bumili rin kami ng mga biskuit, mga mamon para sa kanila. Ayan. Mga biskuit. Halo-halo to, ate, ha? Okay. Kasi ito pa. Thank you po, sir. Kanina itong budgie bar. Ito marami to. Hati-hati kayo dito. Ha? Ay, Luna. Anong gusto mo, Luna? Basta sa inyo naman to lahat. Eh. Magbigayan na lang kayo. Ha? Ito. Katulad na ito. Mayroong cupcake. Ayan. Ito pa, ate. Para ano. Meron pa kami ditong binili. Ito pa pala. Para sa mga bata pa rin. Juice! Ha? Meron na kayong juice! Yay! Ito ha, meron ang juice ha. Ito, meron ang juice. Ayan, sa'yo na to. Kapag gusto tabi mo. Ayan. At ito pa ate. Pag muna natin to ha. Meron pa kaming binili ate para sa ano. Ito naman ate, bumili kami ng pampers ng anak mo ha. Kasi naman sa kanila to eh. Large na yung binili namin. Tapos ito, bumili ko kami ng pampers para sa kanila. Tapos may mga ano rin dito, may mga pulbo, yan, para sa anak mong bunso. Tapos may mga sabon, panlaba, may mga Colgate. Ayan, yung mga sabon panligo ng anak mo. Ito pa, marami pa ditong sabon natin, ha? Tapos may mga shampoo. Marami tong shampoo. Ayan. At ito na, pinaka-antay ng lahat. Ito na. Ito na. Ito na, pinaka-antay ng lahat. Ayan na. Ayan na, pinaka-antay ng lahat. Ito na po. Sana natin yung pinaka-antay nila, ano? Ang ngiti na sila, oh. Ito, ayan na! Bubuksan na natin, ha? Ayan. So, ito po yung, ano, pinakakaantay nila. Ayan! Ayan. Ito, para kay baby! Ayan!
Tapos, ate, binalan din natin ng laruan si... Ayan! Iba! May laruan na siya. Hop! Hop! Ayan, oh. Tapos ito pa, ate. Anong gusto mo paglaki mo? Di ba sabi mo, doktor? Wen. Ano ibig sabihin ng wen? Oo. Oo, okay. So, bali, ito, bumili kami ng... Wow! Doktor-doktor na laruan, ha? Oh, ito na. Ayan na. Tapos, ito pa, hindi pa tapos yan. Ayan, ate, ayan nga, ang sabi nga ni Luna, yun ang matagal niyang pinapangarap at gusto niyang matanggap ngayong darating na Pasko. Pero dahil hindi pa Pasko, tinupad na namin yung simpleng kahilingan ni Luna na magkaroon ng sapatos yung mga kapatid niya, pati siya. Ito, para to sa bunso, ah, ito, umiilaw to, ah. Ayan, oh. Diba? Oh, wow! Wow! Gusto mo rin yan? Tapos, ito naman, para sa'yo. Ha? Umiilaw din to. Yan! May sapatos ka. Tapos ito, ay ano, ito naman para kay kuya. Yan! Ay, sapatos na dyan ako na. Ito pa. Ito naman para kay ano, kay kuya. Bumili kami ng Skechers na sapatos para kay ano. Ayan, bumili na namin. Op, tulog. Ayan, bumili namin. Para sa ito. Tapos ang pinakauli, si Luna. Dahil si Luna ang nag-request para sa kapatid niya at syempre para na rin sa kanya, binilan din natin siya ng sapatos. Ayan. Ayan o. Oh. Adidas sapatos. Para kay Luna. Ayan. Anong masasabi niyo? Maraming salamat po. Ayan. Welcome, welcome, welcome. Ayan, kita natin. Masasaya na sila. So, bali ano? Natupad na naman natin yung simpleng kahilingan nila. No? Simpleng kahilingan ni Luna. Kasi si Luna talaga ang humiling na sana nga magkaroon sila ng ngayong darating na Pasko, magkaroon sila ng mga sapatos kasi mga nakapaalam sila. At ito nga, na binili natin, tinupad natin yung simpleng kahilingan nila. Sir Mark, Ma'am Rhea, sa mga donors po, maraming maraming salamat po. Malaking tulong po to sa amin. Maraming maraming salamat po sa lahat. Wow! May bagong shoes! Ayos ah! May ilaw! Ayun oh! Yan, ayos.
Para sa mga taong nagtatanong kung bakit ko hinahaluan ng political speeches / rants ang mga films na aking ina-upload sa channel na ito, ito ang sagot ko at ni Jenna sa inyo. Ako may dahilan kung bakit ako nag-a-upload ng films / videos about poverty. Eh ikaw, ano ang dahilan mo? Ano ang dahilan mo kung bakit mo ina-upload sa social media ang iyong ginagawang pagtulong sa mga taong mahihirap? Para ano? Magpasikat? I-enhance ang iyong ego? O i-promote ang iyong channel? Ano ang dahilan mo? Oh wow! Sana nga totoo. Sana totoong kumikita ako ng malaking pera. Kung totoo nga sana, eh hindi na ako dudukot pa ng pera sa sarili kong bulsa. Magagamit ko sana ang pera para ipangtulong sa iba pang pamilya. Diba? So sana nga totoo ano? Eh kaso hindi eh. Hindi sapat ang kinikita ng channel na to para makover ang lahat ng gastusin ko para sa programang tulong pang pamilya sa Pilipinas.